Opo, nung nalasing po siya, pumunta siya sa bahay. Sinugod kayo? Opo. Ano po ang sabi niya? Ate, pwede tayong mag-usap. Sabi ko, ayoko makipag-usap sa lasing kasi ang lasing hindi matinong kausap. Tapos po, bigla niya po akong sinubunutan, pinatayo niya ako ngayon. Bakit mo kasi kinuha ang pera? Sinabunutan po kayo? Nakaupo ako ganyan, sinabunan niya po ako, tumayo ako. Tapos parang, hinawakan tayo dito para tumayo kayo. Opo. O ano pong ginawa niyo? Napumilyas po ako sa kanya. Tapos po, hinawakan niya ako, sinusuntok niya ako. Inawat po kami ng biyanan ko. Ang biyanan ko po ang nasuntok niya. Opo. Ano ang ginawa ng biyanan niyo? Sinasaway niya. Sabi niya, huwag mong papatulan niya. Ate mo yan. Dapat mo igalang yan. At hindi dapat sinasaktan ang babae. Opo. Sinuntok niya po yung biyanan ko. Sinasaway. Sabi niya, huwag kang makialam. Bakit ka kasi nakikialam? Sabi niya ganun. So talagang merong history pala itong Michael na nananakit talaga? Opo. Paglasing po. Pero pag hindi lasing... So yung naging inkwentro ninyong dalawa, tumigil lang siya nung inawat kayo ng biyanan niyo? Ganun po ba? Hindi po siya tumigil. Ay, hindi pa rin. Sinuntok niya yung biyanan ko. Kaya nga, kumuha ko ng dos por dos, pinalo ko siya. Para matigil yung ano. Para matigil yung away. Ano pong nangyari nung pinalo niyo siya ng dos por dos? Lumagapak po siya sa simento, doon sa ano. Pinalo ko po siya ng dalawang palo. Nangingiling na yung kapatid ko, pumunta na sa bahay. At itatawag na ako ng barangay. Sabi niya, babalik yun dito, magdadali yun ng kutsilyo. Bumalik nga po. Tumawag ako sa asawa ko kasi nasa farmers, nagtitinda. Sabi ko, paumuwi ka sandali kasi pa si pa, sinuntok na ni Michael. Nang makita po siya doon sa bahay nila, kinukuha na nga siya ng barangay. Sinuntok po siya ng dalawa, yun po. Na-hospital siya, nabago kasi yung ulo niya sa ano. Gaano po katotoo na nagkaroon ng ano, 6 na stitches si Michael? Nung sinuntok siya, ng asawa ko, bumagsak siya. Oo. So, naano yung ano niya? Yung ulo niya ng unti. Hindi naman po ano. Pumutok ng konti lang. Konti lang, ha? Naku, eto na mga kapatid. Nalaman na natin ang hinaing at sama ng loob ni Aling Maribic laban sa kanyang kapatid at bayaw. Ngayon naman, kilalanin po natin ang kanyang bayaw. Totoo nga bang nanugod ito? At nanabunot? At nanuntok? Eto na, face off na mga kapatid. Narito po si Michael Nunes. Pasok! Michael, diretsahang tanong. Totoo ba o hindi na nananakit ka ng babae? Hindi po. Hindi ni minsan. Itutuloy po natin ang face-off na ito ng magbayaw sa pagbabalik po ng face-to-face. Tutok lamang mga kapatid. Di ba nung linggo nung pumunta si Keng, magkano binigay mo sa kapatid ko? Pagkabili ng bigas, hiningi mo na lahat ng pera mo, binibili mo ng inumin. Hindi yung... Sandali lang. Pakihawakan, please. Mga kapatid, kayo po ay nakatutok dito sa Face to Face. Ang issue po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa perang pangtubos na mitsa po ng awayang nauwi na sa pukpukan. Michael, sinabi mo kanina nang tinanong kita ng diretsahan kung totoo ba o hindi na nananakit ka ng babae. Ang sabi mo ay, hindi. Ano ang nangyari at bakit kayo ng Ate Maribic mo ay nag-aaway ng dahil doon sa 10,000 pera na galing sa mama niya na ipinangbayad doon sa... Yung hiniram po namin 10,000. Mm-mm. Kasi po, ang nangyari noon, hindi niya po pinalam sa akin na kukunin lang pala yung pera. So, kayo ang nag-usap ni Mang Cesar. Opo. Siya po ang may-ari ng bahay, hindi po ba? So, isinanla niya kina Maribic at sa inyo ng 10,000. Pero ang 10,000 ay nanggaling kay Mama na nasa Bicol. Opo. Okay. Bakit po kayo nagagalit na hindi sinabi sa inyo? Yung nga po, wala po, di, parang hindi niya po ako rin ispeto nun eh. So yun ang pakiramdam mo? Opo. Na parang ang nangyari, hindi ka niya nirespeto. Dapat nga magpasalamat kayo. Pinahiram na kayo ng 20,000. Nagagalaiti ka pa? Nagkapal ng mukha mo? Hindi ka pa asawa ng kapatid ko, nakatira ka na sa bahay. Kaya dapat inirespeto mo. Ako ang irespeto mo, hindi ko ang irespeto mo. Magkapal ng mukha mo?
pinagpapakailan mo sa buhay. Ikaw ang sinungaling, hindi ako. Ikaw ang pagkatotoo ka! Alala mo nung nag-away kayo ng bagong panganak ako, nalilungo ako, kaya galit na galit sa'yo ang asawa ko? Nagkinulak mo ako dun sa may frigidaire? Dinugo ako nung pag-uwi ko, isang bulan pa lang akong pagkapanganak. Gano'ng matutong? Nakita ko ang damit ng kapatid ko nandoon sa baba ng sahig! Napalaya ko ang kapatid ko, huwag nang mahalo dyan, baka kung masuntok kita. Sandali lamang po, Aling Maribig. Liwanagin lang natin. Ang sabi mo, hindi ka nananakit ng babae. Pero gano'ng katotoo na isang gabi na lasing ka, dumating ka doon, galit na galit ka, at sinabunutan mo si Aling Maribig? Hindi ko po siya sinabunutan. Pumunta ka agad siya doon sa hinawakan po ako ng biyanan niya. Kapinuktok niya ako ng dos por dos. Makapal talaga itong sinasabi ninyo. Ubod ng kapal na mukha, ubod pa ng sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Iwanagin lang natin, Aling Maribig. Pakinggan natin yung panic ni Michael. Ang sinasabi mo, Michael, pumunta ka sa kanila, tapos hinawakan kanila at pinukpok, gano'n? Opo, hinawakan ako ng biyanan niya. Mo, hindi ka sasaktan doon kung wala kang ginawa. Wala akong ginawa. Sinungaling! Ang kapal na mukha mo! Gusto mo kayo suntukin kita? Sandali lamang po. Sandali lang. Alam mo nung isang araw, nanginginig ang kapatid ko sa lagnat, may iniwan ko ng pagkain at saka kapatid ko na gamot? Tanawin mo ang kapatid ko sa ako. Lahat ng sahod ko, binibigay ko sa kapatid mo. Binibigay? Siya na nagkukubra niya sa opisina. Binibigay pag inumok amo. Di ba nung linggo nung pumunta si Keng, magkano binigay mo sa kapatid ko? Pagkabili ng bigas, hiningi mo na lahat ng pera mo, binibili mo ng inumin. Hindi yung pumunta sa... Maribig, Aling Maribig, sandali lamang po. Umiinom ka ba o hindi, Michael? Umiinom po ako. Ang paglasing ka eh. Pero nalalasing ka madalas? Hindi po. Mga ilang bote bago ka malasing? Konti lang po. Ilan yung konti lang? Dalawang bote. Lasing ka na. Opo. Niminsan hindi ka nanakit. Hindi po. Para maging maliwanag lang para kay Michael, tatanungin ko lang si attorney. Dahil alam naman po natin na bawal at talagang hindi tama na tayo ay manakit ng kapwa natin, lalo na kung sa pagkakataon na ito na babae. Mas mabigat ba ang kaparusahan, attorney, pagka ang lalaki o ang asawa ay sinasaktan ng kanyang asawa? Actually, may Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children, eh, mabigat talaga ang parusa. Pwede siyang mabulok sa kulungan. Kaya itong ginagawa po nitong si Mang Michael, eh baka iniisip niya pagka hindi siya lasing, hindi siya nananakit. Pero mukhang pag nakainom siya, nananakit siya at nalilimutan niya. May sasali pang isa sa talakan na ito. Siya po ang asawa ni Michael at kapatid naman ni Maribig na umaapila sa pera ng kanilang ina. Ano nga ba talaga ang kwento tungkol dito? Narito po si Marinel Nunez. Pasok! Marinel, kamusta? Welcome sa Face to Face. Ayun po. Kamusta ang relasyon ninyong mag-asawa? Okay naman po sa ngayon. Wala po kaming problema mag-asawa. Gusto ko lang malaman, ikaw ang kapatid ni Maribig. Opo. At siyempre, asawa ka ni Michael. Ang sabi ni Michael kanina, hindi kanya sinasaktan. Totoo po yan. Hindi kanya sinasaktan. Hindi naman po. Niminsan? Niminsan po, hindi. Parang nag-iiba na ang kwento, mga kapatid. Alamin nga natin kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa pagbabalik po yan ng Face to Face. Face to Face!